So today is the 6th of April 2022, and we are going to be reading in the book of 2 Kings 5, 6, and 7. So mga kapatid, balik ako doon sa topic na itong mga may ketong na ito ay gutom at sila ay nagpunta na doon sa kampo ng mga Syrian sa kalaban nila kasi mamamatay din lang sila. Sabi nila, ano ba naman, tayo ay mamamatay din lang, nakatayo tayo dito, we might as well go there sa mga kalaban, tumingi tayo ng pagkain. Anong impact nito sa atin mga kapatid? Bilang isang Kristiyano, hindi lamang tayo lang. Amen ba? Hindi tayo yung pag may chocolate ka, sister, nasan yung ating mga kapatid dyan? Hanapin natin. Itong si Sister Jenica, si Doktora Jenica Pisigan. Sample, meron kang chocolate. Di ba masarap? Meron kang kasalo sa iyong pagkain ng chocolate. Mahirap kasi yon na nanonood ka ng sine, ikaw lang mag-isa, Sister Eva. Tawa ka ng tawa, ikaw lang mag-isa. Di ba masarap, Mami Rosita, meron kang katawanan? Ang masarap, meron kang kahuntahan, meron kang kausap. Ganon din tayo mga kapatid. Sa ating pag-ibig sa Diyos, sa ating pagmamahal sa Panginoon, hindi sapat na tayo lamang ang nakakarinig ng salita ng Diyos. May mga tao sa iba't ibang dako ng mundo na ganyan ang nangyayari sa buhay nila. At alam na natin mga kapatid, tayo ay basang-basa na, saturated na tayo dyan sa mga balitang yan. Pero nagkaroon tayo ng kauhawan, nagkaroon tayo ng pagnanais na may open ang gawain ng Panginoon sa Russia. Hindi man kayo makarating sa Russia at hindi man kayo makarating sa iba't ibang bansa, pero sa pamamagitan ng ating paghahayag ng salita ng Diyos mga kapatid. At tama ang panalangin ni Sister Eva. I agree. Lahat tayo mga kapatid ay busy. Amen mo ngayon, Brother Rocky, lahat ay busy. Wala nang mayor, lahat busy. Ano ka tinatakbuhan mo? Busy. Ay busy eh. Amen ba, Mami Rosita? Ay kayo busy. Ay baka ay kayo busy. Ano ka pinagkakabisihan mo? Pero doon sa ating kagitna ng kaabalahan, mga kapatid, tayo ay may panahon na ipanalangin, palakasin ang ating mga kapatid na nasa Russia. At nawa ang salita ng Panginoon ay mapalawig, makarinig yung mga taong doon. Kasi doon, Brother Rocky, I heard, nabasa ko sa news kahapon, hindi ko alam kung totoo ito, si kay Sister Sansi na nasa Russia, Moscow, na ang sweldo nila na dating 50,000 ay nabawasan ng 50% because of the fluctuation of the exchange rate. Ay imagine mo, 25,000, ay di napakababa. Alam nyo mga kapatid, kayong mga nasa Pilipinas, hindi nyo na, minsan siguro, and hindi ko naman ito 100% na sigurado. Pag nasa Pilipinas ka, hindi mo alam yung buhay sa ibang bansa. Na kaya ang mga OFW ay naninirahan, namamalagi, nagtitiis sa ibang bansa dahil sa umaasa sila na mataas ang exchange rate. Kaya kayo mga nasa Pilipinas, mga kapatid ko, huwag namang magagalit. Bato-bato sa langit ay tamaan ay huwag kayong magagalit. At ito naman ay napapag-usapan lamang natin. Kayo na mga nasa Pilipinas, at yung mga, hindi ko sinasabing kayo ay tamad o whatever, pero pahalagahan ang lahat ng kinikita ng ating mga kapamilya na nasa ibang bansa. Hindi pagpagsweldo, agad ay lakwatsa, hada. Amen ba mga kapatid? So, I was so pleased mga kapatid na today I had the approval from Bishop and Pastora na we can begin our Bible study sa Russia. Amen? Kaya kayo mga kapatid ay, alam kong sa Pilipinas ay alauna na madaling araw. Amen? At yan ay gabi na sa inyo. Pero kung kayo may panahon, total, kayo naman ay palagi nagpe-Facebook, eh di sabay nyo na lang. Yung iba naman kasi, alauna eh, alas dos, eh, gising pa. Sa Bible, gabi na kasi. Pero makikita mo online, Sister Presi. Ay, ba't ka naka-online? Bakit nakalagay doon eh, online ka pa? Amen? Amen. Now,
Let's start with the reading today. 2 Kings chapter 5. And this is Naaman. Si Naaman the leper, isang may ketong. Now, going back to the bakit noon, hanggang ngayon, pag tinignan mo yung may mga ketong, may mga ketong, masyadong skin disease yan eh. At may mga biblical scholars that says, the problem with the ancient leprosy, is that it begins as a small red spot on the skin. Para lang siyang maliit na mapulang balat, mapulang lump o bukol o isang spot sa balat. And then it gets bigger and it started to turn white hanggang sa nagiging puti na siya. Yung pula naging puti and then magiging shiny, magiging makaliskis yung appearance nung leprosy na yon. And then it will spread all over the body and the hair began to fall out. So makikita mo, Sister Presi, na yung ketong, kasi, and this is the reason why maganda na nalalaman natin ano ba yung sakit na ketong. Ano ba talaga ang sinasabi nito? So, kapag may ketong pala, Brother Rocky, nag-spread all over the body, yung mga buhok na lalaglag parang may cancer, first from the head, then even the eyebrows, kahit yung mga, sa bagay ngayon kasi marami ng mga nagpapaahit ng pilay. Kaya minsan hindi mo na rin malaman ka talaga kung totoo yung kilay, mga kapatid. Maraming mga nagpapaganda ng kilay. Sabi, kapatid, noong linggo, may nakita akong kapatid ng Brother Rocky. Kapatid, kaganda ng kilay mo. Pastor Rory, ako lang ang nagawa. Yung pala Sister Eva ngayon, ang kilay, ginagawa na. Hindi ko alam. Sila rin pala, hindi ko alam kung paano niya ginagawa yun, but she admitted that she's doing her eyelashes. And then, habang gumagrabe yung ketong, yung mga kuko, sa fingernails and the toenails, natatanggal yung mangkoko nila, yung mga may ketong, Sister Presi, nakikinig ka baga. And then, yung mga kukong yun ay nabubulok at eventually nalalaglag. The joints of the fingers and toes began to rot and fall off piece by piece. Yung mga joints ng kamay, ng paa natatanggal hanggang sa nagkakalasog-lasog na yung katawan nila. Gums began to shrink and they couldn't hold the teeth anymore. So yung mga gums, yung ating mga cavities, natatanggal daw yan, sabi nitong expert na ito. And then, na nauubusan na sila ng ngipin. And then yung leprosy, kinakain ang buong muka until literally the nose, and yung ating ngalangala, and even the eyes ay mabulok. And the victim wasted away until death. So, ganun katinde, Sister Presi, yung ketong. Hindi basta ito ketong na, akala ko kasi, Sister Eva, yung ketong, akala ko parang sakit lang sa balat eh. Akala ko ganun lang siya. Hindi ko, nung nabasa ko ito, nung inaral ko yung, what is leprosy anyway? Kasi ngayon, hindi na kasi masyadong popular ang, wala na masyadong may ketong. Bagamat nag-research ako, may mga ilan pa rin tao sa buong mundo na may mga ketong. Talagang bukol-bukol lang ang mga ano nila. And I don't want to show it to you kasi alam ko baka ang iba kumakain. But having that, Sister Presi, having that kind of knowledge, of understanding about what leprosy is, this is what Naaman is having. This is what he was suffering. In chapter 1, verse 1, Naaman was a commander of the army of the king of Syria. Was a great and honorable man. So he was a commander-in-chief na kaaway, Sister Presi, as we know, Naaman is the chief military commander of the Syrian army. So siya si para siguro sa si General Bato, PNP, Chief of the PNP, of the National Defense. Pero kalaban siya ng Israel. So mga kapatid, nandun tayo sa ganung stage na ganun yung position niya. He was great and honorable man. And he personally,
He was a mighty man of valor. So talagang marami siyang napanalunang mga digmaan, kumbaga. There were some legends o mga alamat na unofficially these authors say that it was Naaman's arrow. It was yung pana ni Naaman, kasi noon wala pa namang mga baril, so mga pana, sibat pa lang. Pero there were, according to Jewish legends, they say that it was the shot of Naaman who killed King Ahab of Israel. So ganun siya katindi. But as honorable as he, he was a leper. You see, upon reading this, Ate Eva, it came to a point where no matter how successful a person can be, as Naaman, but the success doesn't comes as it doesn't come as a full proof na walang burden like Naaman. He was great, he was honorable, but he was a leper. At maraming mga tao, no matter how good and successful everything else was, but there are times and there are aspects of life where that success doesn't come with a burden. Kaya there are preachings in the Bible that blessings always come with a burden. Mahirap. Kaya yung mga, for example, Sister Inda. Sister Inda, sino ngayong anak mong palakad-lakad dyan? Paupuin mo siya dyan. Yeah, meron akong sasabihin sa kanya kasi dala, 'di ba si Sister ano 'yan? Pangalan niya? Ayan, ano ang pangalan niya? Sister Jerlyn Grace. Sister Jerlyn, umupo ka. May sasabihin ako sa iyo. Kasi nakikita ko palakad-lakad ka sa background. Now, for example lang. Gusto mo nang Mami Rosita, gusto mo ng malaking bahay. Yeah? Ang mga tao gusto ng malaking bahay. Yeah? Pero Mami Rosita, alam natin, pag malaki ang bahay, anong mangyayari, Mami Rosita? Maraming lilinisin. Yeah? Pag malaki ang bahay, Brother Rocky, malaki ang amilyar. Pag may kondo ka, depende yan sa per square meter, ha? Meron akong kondo na penthouse, 65 square meters. Ayan, per square meter, 2,000! Kaya ang maganda, kaya kita mo sabi ni Andrew, tama yung sabi ni Andrew eh, Mami Rosita, humanap ka ng pangit. Bakit? Kapag ang nakuha mo, sample ha, sa mga dalagat binata, Sister Jerlyn, nandiyan ka baga, bakit wala ka sa background? Nandiyan baga Sister Jerlyn? Yan. Sister Jerlyn, umupo ka, tsaka yung nasa likod na naka-pink. Sino yung naka-pink na yun? Yan. Patalastas lang, para hindi kayo naantok. Kasi pag dire-diretso, parang nakakaantok na. Now, pag ang iyong naging, for example, sa mga dalaga at binata, yeah? Yung mga binata, gusto lagi magaganda. Pero yung magagandang sobra, high maintenance. Ang lagi niya hanap niyan, butika. Naghahanap lagi ng bilmoko niyan, bilmoko niyan, bilmoko nito. Eh, maganda nga ang gusto mo, kaso ang hirap i-maintain. Kasi may minimaintain yung magaganda, tsaka mga pogi. May minimaintain na aura. Hindi pwedeng makitang basta na. Alam mo tayo mga taga Batangas, magkatapatan tayo mga kapatid. Tayo mga taga Batangas, pag tayo gumising, hindi na tayo, minsan pupunta ka ng bayan, o ganang nangyari, parang mahangin yata sa labas. Diba? Pero kapag ang nahanap mo ay sobrang ganda at sobrang fine, sobrang refined, talagang parang Barbie doll ang mukha, naku, napakamahal niya. Maganda nga, pero iba kaya ang iba. Hindi bumibili ng mga brand new car. Kasi ang brand new car, maganda nga, pero
pero masyadong mahal. Ganon din mga kapatid ang buhay. Pag masyadong mahal, mataas, ang iyong nakuha, mahal. Kaya tama ang sabi. Now, going back mga kapatid, sa ating verse, he was a leper. Kaya minsan, huwag mo laging pakahangarin na lagi kang first honor. Yung mga magulang lagi, ay anak, dapat first honor ka ha. Ayoko ng second. Mahirap ang first honor lagi. May, akala niya mag first honor? Eh, sa Teba, sabagay sa Teba, laging first honor yan eh. Pero mahirap i-maintain ang first honor. Ang first, mahirap. Kita mo, Sister Ronaline, ang Pepsi, alam mo ang motto ng Pepsi? Kakaiba. Ang motto ng Pepsi, Brother Rocky, not to be number one. Ang motto ng Pepsi, to become the second after Coke. Yun ang motto nila. Hindi masakit sa ulo. Hindi pressure. Amen ba, Sister Jerlyne? Eh, yung sobrang ganda lagi, lagi maganda sa Facebook. Anak, kung hirap i-maintain yan. Na pag nakita ka naman sa personal, ay, ikaw ba yun nasa Facebook? Bakit iba yataan mo ka? Yung para puro filter. Oh, maganda na yung Mami Rosita. Kung anong nasa picture, nasa yung video, pag nakita ka sa actual, sa yung talagang face to face ka, nakita ka na actual na, eh pareho. Amen ba? Now, ganun din ang buhay. Bagamat hindi masama maghangad ng mataas, ng marangal, ng mahal, pero tandaan natin na yung sobrang taas, mahirap i-maintain. Relax lang. Kung ano lang kaya, kung ano ka talaga, ganun ka. Huwag ka na magpaka, ang iba kasi masyadong, ano tawag ng Brother Rocky, masyadong ano eh, masyadong, alam mo yun, may minimaintain na personalidad. Mahirap yon. Kung ano lang kaya ng pamilya, ano lang kaya ng magulang ibigay sa'yo, kung ang kaya ng magulang mo ay Nokia 3210 o Samsung 19 kopong-kopong, yung pinakita ko sa inyong aking phone na anong pangalan, Qnet ba yon? Yun lang. Huwag ka na maghangad ng mga iPhone na may lumalabas na kulambo, na may mga lumalabas na mga toaster na hindi mo namang kailangan. Kung ano lang. Kasi pag may minimaintain ka, pressure. Mahirap i-maintain. Ang iba mahilig mag-Starbucks. Kahit naman ang Starbucks coffee, pagkapait-pait. Amen ba? Magdala na lang kayo ng 3-in-1 at saka ng takore. E di kayo hindi nagagastos. Magkano ang Starbucks? Sister Edna Ambi, ang Starbucks pumapalo ng 250 to 300 per cup. Arga? Eh, 300. Ang sweldo mo ay 350. Iinom ka ng kaping mapait sa Starbucks, di kayo bus na ngayong sweldo. Pero ang iba, para lang makita na sa Starbucks, kahit na pagkapait-pait. Samantalang ang 3-in-1, meron ng asukal, may kape, at meron ng coffee mate. Mahirap i-maintain ang sobrang taas. Huwag magmayabang. Simple lang. Pag ikaw ay galing Maynila, ligit sa Batangas, eh, ano ka ga? Eh, pag ikinauwi na ng Batangas, eh, yung ga, nagiging ba? Amen ba? Maganda pag ikinauwi sa atin, eh, ganun pa rin. Kumusta na ga? Huwag mong ibahin ang pagkatamot, baka ikaw imasibat. Amen ba? So, ganun din ang nangyari kay Naaman. Bagamat siya'y successful, magaling, at pinararangalan ng sobrang taas, pero siya'y may ketong. At ganun din sa buhay natin at Eva. There are many people who admire us, but not every people, not everyone knows our leprosy. Hindi alam ng mga tao yung ating mga naranasan, hindi alam ng mga tao kung ano yung ating mga pinagdaanan. Akala nila, palagi kang may ganung buhay. Akala nila, everything was made perfect.
But there's no such thing as that. There's no such thing as perfection na parang ipinanganak ka na parang may a child born with a golden spoon. Walang ganun eh. Walang ganun eh, pinanganak na agad nandyan ang lahat ng bagay at mahirap yung ganun. Kaya minsan ang mga bata, sabi ko nga, yung mga bata ngayon, hindi marunong magtahip, hindi marunong magbayo. Samantala noon, Brother Rocky, natatandaan mo, may meron tayong bilao. Natatandaan ko yung paghapon. Sister Edna, Yambi, bago kami kumain ng kanin, kailangan tatahipan mo, aalisin mo ang mga bugal. Sa lalaki ng bato, gagantong kalalaki ang bato nasa bigas. Eh ngayon, wala, mami, nasa nang kanin, hindi nila alam magluto. Dahil hindi nila alam kung paano magtahip. Noong unang panahon, Brother Rocky, grade 6 tayo. O bagay si Brother Rocky, advance sa akin ng ilang taon eh. Pero nung nasa elementary at ang mga manggasaka eh, nagpuputi, nag-aani ng mga bawang sibuyas, kami yung mga natira, hinuhukay namin. Para lang pag kami nagluluto, Sister Jerlyn, ay mabango-bango ang amoy ng kapitbahay. Dahil iba ang luto pag kami bawang at sibuyas at may toyo. Parang ang tingin ng kapitbahay, abay masarap yata ang luto ni Kumadring Lita eh, parang mabango. Ayun, ibawang lang na pinagsama-sama. Lalagyan lang namin ng toyo at mantika, ay di kayo minsan iisabaw na natin yun. Kaya maganda rin minsan ang bata na lumaki. Hindi ko nasabing pahirapan yung mga bata for the sake na pahirapan sila. Hindi ko alam kung naituturo ito ni Brother Raka at saka ni Sister Eva, ni Sister Binilda. Natatandaan nyo! Kami ng mga bata kami, naglalakad kami, kayo ngayon. Sundo at hatid. Oh, ang mga bata ngayon may mga school bus, may mga tricycle. Kami noon mga kapatid, Mami Rosita, wala. Uuwi kang tanghali ang kakain. Pag alauna, babalik ka ulit, takbo ka ulit sa school. Eh ilang kilometro nilalakad namin? 3-4 na kilometro. Oh, kaya minsan may kagandahan yung tao na naranasan ng hirap bago nagtagumpay. Hindi yung mga bata ngayon, hindi ayaw mainitan, ayaw maarawan. Kasi daw may mga iniingat ang mga skin tone na dapat hindi sila maarawan para yung kanilang mukha ay maganda ang kanilang mukha. Ayaw maghugas ng pinggan kasi yung mga kamay daw nila magkakaugat. Kaya tama mga ang kamay ng mga matatanda ngayon, parang kuko ng agila. Parang kuko ng manok. Bakit? Eh, puro kalyo. Pero yung mga bata ngayon, tamang gaganda ng mga kamay. Ang gaganda. Nakaano pa yan? Lotion. Ang lotion namin noon, sabong panlaba. Amen ba? Kaya, itong buhay ni Naaman, kaya ako'y nagtatagal dito, ito ay sinyales ng isang taong marangal, pero marami siyang itinatago. Kasi ang leprosy, hindi nakikita ng mga tao eh. Napaghubad niya yan, kasi noon, Sister Elaine Cruz, nung unang panahon, pag naghubad ng... Sister Elaine, paki-silent ng iyong ano kapatid. Hello. Yeah, thank you. Nung unang panahon, Sister Jerlyn, ang mga may ketong, hindi nakikita. Bakit? Kasi ito ay, si Brother Naaman, siya ay sundalo. Siyempre, naka-warrior yan eh. Di ba? Mga breastplate, mga warrior na gano'n. So, hindi nakikita ng tao. So, gano'n din tayo mga kapatid. There are success that we are enjoying now, but people don't see our leprosy. Kaya minsan, ay, buti ka pa, Sister Edna, nasa Israel ka. Buti ka pa, nakakapag-abroad. Pero Sister Edna, pag tinanong natin Sister Edna ang binang Israel, not everything that just because someone is enjoying one thing doesn't always mean na not necessarily na lagi isang masaya. Minsan, pag tinanong ka, buti ka pa. Pero minsan, natatawa ka na lang eh. Sister Edna, di ba? Kung alam mo lang, ang pinagdaranasan ko din eh. Bigyan patotoo ni Sister Edna sa Israel Bible Study, na pag may darating ng mga pulis,
Ang term ni Sister Edna ay parang dadaan ka sa kuweba ng mga tulisan o kung anumang kuweba yun, nakakatakot. Ay sa atin, pag may nakita kang pulis, hindi ka natatakot. Ay pag nasa abroad ka, Sister Inda, pag may nakita kang pulis, ay lumihis ka na. Dahil baka matanong ka kung anong pangalan mo at malaman kung saan ka nakatira at ulihin ka. Kaya hindi lahat ng tagumpay ay libre o walang kaakibat na hirap o na piligro. Ito ang buhay ni Naaman. Now, verse 2 to 3, there was a servant girl. Meron siyang katulong. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. So, yung mga Syrians ay tinalo nilang Israel, kumuha sila ng isang babaeng bata. The woman, this girl, waited on Naaman's wife. Then she said to her, "If only my master were the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy." Itong katulong na ito, Sister Inda, alam niya na may sakit si Naaman. Because siya ang pag tinanggal na ni Naaman ang kanyang breastplate, ang kanyang shield, ang kanyang samuka, nakikita na ni nung katulong na to na kung alam lang ng aking amo na ito na kaya siyang pagalingin ng isang tao ng Diyos na nasa Samaria, ay gagaling siya. You see, kung iisipin mo, Ate Eva, this girl was captured from Israel by the Syrian. At pwedeng sabihin ng babae ito na, bakit ako naging bihag? Bakit ako hinayaan ng Panginoon na mahuli ng mga Syrian na ito? Kala ko pa Diyos ang Panginoon na sinasamba namin. But God allowed the tragedy of her captivity so that she become a blessing to Naaman, who is an unbeliever. Naaman is an unbeliever. He is a Syrian chief commander-in-chief. At meron siyang pagkalinga, meron siyang, hindi siya nahiya, Sister Inda, na magsalita. Hindi siya nahiya magsalita kay Naaman, kasi Naaman mataas na tao eh. Hindi siya nahiya na magsalita sapagkat siya naniniwala na may pananampalataya na si Propeta Elisha would heal him of his leprosy. Yun ang pananampalataya ng babaeng yon, nung katulong. And then, nung malaman ni Naaman na may nagpapagaling pala sa Israel, Naaman started to look for healing. Kailangan hanapin mo yung papagaling sa'yo. Pag alam mo may problema ka, hanapin mo na ang magpapagaling sa'yo. Huwag mong hayaan yung sakit mo lumala. Amen ba? Kaya minsan, yung mga sa bagay, hindi natin masisipalagi ang matatanda. Ano po? Ito naman ay bato-bato sa langit. Pero minsan, hindi ko maunawaan yung mga matatanda. Itinatago ang sakit. Ayaw malaman ang sakit. Mami, dadaling kita sa doktor para ipa-check up. Naku, ayoko anak. Takot ako sa doktor. Baka sabihin nila may sakit ako. Eh, paano mo malalaman ang sakit mo kung hindi ka magpapagamot, hindi ka magpapa-check up? Tapos malalaman na lang, malala na, na dapat sana pwede palang magawa ng paraan. Si Naaman, gumawa siya ng paraan. May sakit siya eh. Hinanap niya, gumawa siya ng paraan, he started to look for healing. Ganon din tayo, mga kapatid. Pag may sakit ka, may problema ka, pumunta ka sa Diyos. Hanapin mo ang kasagutan sa Panginoon. Hanghahanapin mo ang kasagutan sa Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Sakit man yan, sakit man sa bulsa, Diyos din ang kasagutan. Sa Diyos din tayo babalik. Now, Naaman comes to the king of Israel looking for healing. Do not forget, Sister Inda, that Naaman is a Syrian. So, kaaway na mortal niya ang Israel. But how many of us will delay, will avoid looking for the answers
to our problem simply because hindi natin gusto yung gagawin natin. Minsan ganun eh. But Naaman, hindi siya nangimi. Talagang pinuntahan niya. Nagpunta ngayon si Naaman sa hari ng Syria. At itong hari ng Syria ay gumawa ng sulat sa hari ng Israel. Alam natin, magkaaway na mortal ang Israel at ang Syria. And itong hari ng Syria ay sumulat sa hari ng Israel. I have sent Naaman, my servant, to you that you may heal him of his leprosy. So, Sister Inda, sinasabi ng hari ng Syrian, akala ng hari ng Syrian, ang magpapagaling kay Naaman ay yung hari ng Israel. Nagalit naman itong hari ng Israel. Hindi kilala ng hari ng Syria at inakala ng hari ng Syria na mas malapit ang hari ng Israel kay Elisha. You see, maraming tao palagi ang mag-aakala na, and they will assume that we have a better relationship with God than we really do. Kaya minsan, Brother Rocky, di ba, minsan may nagpapapanala, nagpapapray, Pastor, pakipray mo naman ako sa Lord. Baka dingging ka kasi ako, hindi ako dinidinig ng Lord. Pero totoo ba yun, Sister Inda? Na porke, mahirap tayo magpa-pray. Eh, teka, Brother Rocky, nung namatay ang Panginoon sa cross, the veil was torn from top to bottom. Sinira ng Panginoon yung kurtina na nagpapahiwalay sa most, sa Holy of Holies and to the outer court. Inalis na ng Diyos ang kurtina na nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao. So ang panalangin, kapatid, hindi porke ipinanalangin ni pastor o ni pastora, eh hindi, not necessarily, mas malakas, mas magaling sa'yo. Hindi totoo yon. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos, and you now have the capacity, you now have the opportunity and the privilege to come closer, to pray, and to ask God for His mercy. Hindi mo kailangan lagi magpa-pray. Ang iba palagi, kailangan magpa-pray, kailangan makita ko si pastora. Eh, nakatingin na tuloy kay pastora, nakatingin na kay pastora, eh, ano ba? Sino pa sasagot ng panalangin mo? Si pastor ba? Di ba Diyos din? Wala ka bang tiwala sa'yo, sa iyong sarili? Amen ba? Now, itong hari ng Israel, sinira niya, pinunit niya ang kanyang damit. Why? Why have you torn your clothes? Elisha said. So, nirebuke niya. Kasi akala ng hari ng Israel, Brother Rocky, humahanap ng gulo itong hari ng Syria. Di ba minsan pag kami, pag minsan may isang taong gagawa, pag binibintangan ka, gagawa sila ng usap. Akala ng Israel, ng hari ng Israel, itong hari ng Syria, gumagawa ng gulo para mag-away na naman itong dalawang bansa. So pinulitan naman ang hari ng Israel. Kasi malaking problema eh. Gera, patayan. Pero nirebuke siya ni Propeta Elisha. Sinabi ni Propeta Elisha sa kanya, maaari ito ay malaking problema sa iyo. This is because you have no relationship with God who can heal the lepers. You see, pag ang isang tao at iba ay walang pananampalataya sa Diyos, lahat ng problema, malaking problema. Napansin mo yan? Starinda. Pero ngayon naging Kristiyano ka, pansin mo parang, ay, Inda, ano may problema tayo? Okay lang. Because Jesus will answer the problem. Nag-aalala ka rin konti, pero hindi kagaya dati na sobra. Dahil alam mo, Brother Rocky, na may Diyos na sasagot sa problema mo. Maraming beses na ipinagdiinan ni Jesus yan, do not worry. May sakit, do not worry, sabi ni Jesus, ang sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang makapagbibigay, makapagdadagdag ng kahit isang minuto sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? At minsan, alam mo, Sister Inday, nag-aalala, sila yung nagkakasakit. Sa kaalala mo, may answered prayer ka na, nagkasakit ka naman, nagka-depression ka naman, ay hindi mo rin napakinabangan yung blessing ng Lord
sa kaalala mo, Diyos din naman ang sasagot ng problema mo, sinagot na ng Diyos ang problema mo, pero dahil sa pag-worry mo, nagkasakit ka tuloy, hindi mo na na-enjoy. Kaya sabi ng Panginoon, don't worry. Bakit ka nag-aalala? Problema ko yan. O pag may problema ka ngayon, kapatid, sabi mo, Lord, hindi ko to problema, problema mo to. Matutulog ako. Nalala mo yung mga mangungutang? Nung nagpipray, Panginoon, sana makabayad ako ng utang. Tatawag na sa inutangan, kapatid, sis, hindi ako makakabayad. Oh, di yun na kayo ng utang, nakakatulog ng mahimbing. At yung nagpautang, hindi makatulog. Abay, ang laki ng utang. Amen ba? Mga kapatid, ang sinasabi ko, kapag kayo may mga problema, ibig sabihin, malaking problema yon kung wala kang close relationship sa Panginoon. Pero kung kilala mo ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, ni St. Peter, cast all your cares upon Him because God cares for you. Cast all your burdens upon God. Bigay mong lahat ng iyong mga burdens sa Panginoon because mahal ka ng Panginoon eh. Sasagutin ng Panginoon yan. Kaya yung mga, sabi ko nga, Sister Inda Ambi, Edna, maraming Kristiyano ngayon, ang babata pa, pero ang tatanda ng tingnan. Kasi may mga problema. Kung kailan naging Kristiyan, ang daming problema. Kala ka ba born again ka? Oo nga, pero kasi hindi ko maiwasan. Nag-worry pa rin ako eh. Therefore, hindi nagmamanifest sa'yo ang salita ng Panginoon. Hanggang ngayon, nag-worry ka? Kala ko ba Kristiyan ka na? Dapat hindi na. Pero maraming Kristiyano ngayon, ang tatanda. Kaya minsan nagkakaamuyan yan, hindi magkakakilala sa palengke. Christian ka rin, born again. Bakit mo alam? Kasi mukha yung ano mo, noo mo, ang daming sulat eh. Ang daming pileke sa noo. Warrior. Amen ba? Meron tayo, Sister Inda, prayer warrior. Yung iba, warrior. Warrior ka ba? Diba? Now, so, in verse 10 to 12, Naaman is healed. Pinagaling na si Naaman. Now, si Naaman, korket siya nga ay Sister Agnes Nobero. Si Naaman ay isang taong marangal. General eh. Nagpakapunta-punta Sister Inda kay Propeta Elisha para kitain siya ng personal. Ito naman si Propeta Elisha, ang ginawa, nagpadala lang ng messenger. Hindi pinapit. Hindi niya lang kinita si Naama na general. Pinuntahan ka, tapos mamaya hindi ka man lang nagsehelo sa kanya. Nagpadala ka lang ng messenger ng iyong bodyguard. So para kay Naaman, parang bastos itong si Propeta Elisha na ito ah. Hindi man lang ako iginalang. Amen ba? Kaya alam niyo mga kapatid, pag kayo nagpunta ng ibang bansa, sample dito sa UK, dito hindi kami sanay. Sample ang boss mo. Di ba sa Pilipinas, Sister Inda, pag boss mo, ang tawag mo laging sir or ma'am, di ba? Dito hindi. Pag boss mo, kahit sample pangalan niyang boss mo, John, kahit pa CEO siya ng World Bank, ay, hindi siya papatawag ng sir. No, just call me John. Hindi kami nabihasa dun sa may title. Hindi kami nabihasa. Hindi, ang mga tao kasi may mahilig sa ganun eh. Sa bagay, maganda rin naman yun kapag susulat ka. Para lang malaman nila na matalino ka, maganda. Pero, dito sa United Kingdom at First World Country, hindi mahilig sa ganun. Yung laging mataas ang tingin. Kasi, hindi naman laging dapat. Eh, sinaaman, siguro nagtampo siya. Marangal na tao tapos hindi mo man lang ako kinita. He will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord. Ito ang sinasabi ni Naaman. Siguro itong gagawin niya, sabi ni Naaman. Sigurado ako, lalabas 'yan. Pupunta yan dito, tatawag yan sa Diyos and wave his hand over the place and heal the leprosy. Si Sister Inda, Si Naaman, meron siyang itong gagawin ni Naaman, itong gagawin ni Propeta Elisha. Lalabas yan, manan-pipray sa Lord, tapos magwawagawin. Parang si Brother, parang si El Shaddai, si Brother, yun na yun? Bilardi ba yun? Yung magwawagawin ng mga panyo, oh,
white one handkerchief. You see? But, alam niya at Eva na ganun ang gagawin ni Propeta Elisha. Pero na-offend siya. Kasi yung ina-expect niya, nalalabas si Propeta Elisha, hindi nangyari. Na-offend siya. When God did not work the way He expected. Kasi ang Diyos natin, Sister Presi, His ways are not our ways. Yung pamamaraan ng Diyos, hindi mo pamamaraan. Yung pamamaraan mo, maaaring maraming pamamaraan ang Diyos. Amen ba? Para yung mga taga-Pilipinas. Naku, bakit niya sa Maranata? Ano? Lagi nagtuturo ng LOP. Loss of prosperity. Ayaw naman karin ng LOP. Pag nawawala ng pera naman, hahanap namang kapatiran. Sino kaya mauutangan ko din eh? Eh kaya nagtuturo ng LOP. Para maunawaan mo, paano ang batas ng kasaganaan? May mga taong ganun, ayaw makarinig ng batas ng kasaganaan, pero wala namang ginawa kundi mangutang. Eh, paano kayo uunlad? Hindi nyo naman nalalaman ang batas ng kasaganaan. Galit na galit, alam na alam nila, ay no, alam mo kapatid, pag nawalan ako ng pera, isa lang ang tatawagan ko. Call a friend. Merong tatawagan, para sila may mga patago. Ay paano kung yung ginagamit ng Panginoon, yung tinawagan mo'y walang pera at hindi makatulong sa'yo? Eh di magtatampo ka na naman, tampururot ka na naman. Oh, kaya itinuturo ang batas ng kasaganaan para kayo ay yumaman. Tatanungin ko ulit, kumusta na kayo mga kapatid? Ito, mayaman. Yan yung mga tulog dyan mga kapatid, alas 9 pa lang naman, maawa naman kay mahabag. Mga kapatid, kumusta na kayo? Aya, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Kasi minsan ang tao, meron silang mga bagay na iniisip nila na akala nila palaging ganun ang gagawin ng Diyos. Na palaging, pag nawalan ako ng pera, yung auntie ko, tatawag lang ako, isang message ko lang sa Facebook. Kaya yung Facebook, nakakatakot na yun, Sister Inda. Sister Edna, yung Facebook, nakakatakot. Naku, pag may nag-hello na friend na mga kaklase mo ng high school, friend, how are you? Naku, nakakatakot na yan. May kasunod na yan, Sister Inda. May kasunod na yan na dekenemen. O, oh, diba? Kaya, ganun na tao eh. Lagi nakatingin sa kapwa-tao sa kasagutan ng kanilang problema. Akala nila palaging ganun ang gagawin ng Diyos. Eh, hindi. Yung ginawa ng Panginoon, iba sa ini-expect ni na aman. Pero tampo siya. Kasi akala niya, ganun palagi eh. Oh. He turned and went away in a rage. Sa galit, sa tampo ni Naaman, lumabas na parang bata na nagtatampo, ka-general mo pa man din, kasi yung expectation niya na kung paano kikilos ang Diyos at Eva ay hindi nangyari. Diba? Yung mga taong hindi mo napautang, magtatampo yan. Dahil hindi ka nakapagpautang. Oh. Mga kapatid, bato-bato sa lahat tayo magagal. Minsan ganun eh. Pag hindi ka nakapagpautang eh. Kala mo na may kung sino eh. Nangihiram lamang. Eh minsan naman eh, minsan nakakatakot din naman magpautang talaga. Kasi pag nagpautang ka naman nga talaga, yung paniningil, susunod na kabanata. Kaya minsan, lagi kong sinasabi na ti Eva, kung yung sisingilin mo ay magagalit, kung yung mangungutang sa'yo ay magagalit at mas magkakasira kayo dahil lang sa utang, eh huwag ka na magpautang. Bakit, Sister Inda? Ang logic ito. Ito ha, so tayo sasabihin ko siya ang logic. Pag hindi ka nagpautang, magagalit sa'yo. Di ka? Ang problema nito, Sister Presi, pag nagpautang ka at naningil ka, magagalit din lang sa'yo yung taong yun eh. O, edi ngayon pala, magkagalit na kayo, magkasirahan na kayo, hindi ka nawalan ng pera. Di ka? Hindi ka nawalan. Ay, buti sana kung dadalawang piso, dadalawang danang uutangin. Ay, kung 20,000, ay dinawalan ka na ng pera, nagkasira pa kayo. Magkasira na kayo, nasa iyo ang pera mo. Yun ang logic ko. Kaya dapat ang pagkakaibigan, hindi nakabase sa interest. Yung friendship, based lang doon sa makukuha sa kanya o makukuha sa iyo. Dapat hindi. Magkaibigan kayo
kahit magkalaban sa politika. Kasi minsan, ang iba naman tao rin eh, BBM, ang iba naman eh, kakampeng, yung mga kakampeng dyan. Ang iba naman, makaisko, iba naman, Manny Pacquiao. Kahit kayo mga kapatid na magkakaiba ng partido at kayo naman hindi mang kandidato, kayo naman yata iboboto laang, eh huwag naman kayo mag-away-away sa Facebook. Ang iba kasi eh, ang iba eh, porke ganito lang eh, kahit mo siya kakamping, eh di hayaan mo siya, gusto niya si Lenny. Yung namang may gusto kay BBM, eh di hayaan mo sila. Meron silang karapatan mag-desisyon sa buhay nila. Huwag mong ipagsaksakan ang gusto mo na mas magaling si Lenny, mas magaling si BBM, mas magaling si Manny Pacquiao. At the end of the day, Sister Inda, sino magpiprevail dyan? Diyos din. Kung sino ang inihalal ng Diyos, wala tayong magagawa. Ganun lang yan, mga kapatid. Itong sinaaman, nagtampururot. Amen ba, mga kapatid? Magpapatuloy ako dahil haba. At, ito pa, Sister Inda. Ang sabi niya, ang dami-dami namang mga ilog sa Syria. Magagandang mga ilog. May mga infinity pool, may mga falls, may mga ganyan, may mga slides pa. Bakit ako dulublog dyan sa River Jordan at dumi-dumi? Kaya mahirap yung mga taong lumaki sa layaw. Tama ang kanta ni Freddy Aguilar. Freddy Aguilar ba ang kanta na? Laki sa layaw, Jeff Rocks. Ang mga Jeff Rocks, wala namang alam sa bahay. Itong sinaama, siyempre, general siya. Ayaw niyang madumihan. Teka kapatid, may ketong ka na, huwag ka nang umarte. Marami naman daw river na pwede niyang paghugasan, paglubluban. But, sabi ng kanyang mga tauhan, ng mga SPO ni General Naaman, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? You see? Buti na lang. Magpasalamat si Naaman na may mga SPO1, SPO2 na tapat, naniniwala sa Diyos ng Israel. Na bagamat galit na si Naaman kay Propeta Elisha, pero itong mga SPO1, di natakot. Sir, boss, kung may ipapagawa naman sa iyo ang Diyos, na sobrang laki, sobrang bigat, eh di ba may sakit ka? Kailangan mo talaga ng gumaling. Di ba gagawin mo lahat para makuha mo yung gusto mo? Kung ipinagawa kayo siya, kung ipinagawa kaya sa ni Propeta Elisha na pumatay ka ng mga 1,000 hayop para sa Diyos ng Israel, gagawin mo yun, di ba? Ito kasing request, Sister Inda, kay Naaman ay, kumbaga, nakaka-offend. Yung ipalublub ka sa maduming tubig, sa maduming ilog. At in first, nag-refuse si Naaman. Pero siguro na pagtanto ni Naaman na may point. Ganon din tayo, mga kapatid. At ito para sa mga nag-aaral, mga nagbo-board. Sister Jerlyn, alam ko nagsusulat ka dyan. Yung mga nag-aaral, yung may mga pangarap, gawin niyong lahat ang mga bagay. Kung kailangan bayaran ang mga bagay, kasi may lahat ng ambisyon, mga kapatid, may presyo yan eh. All dreams have a price tag on it. How much are you willing to pay for you to achieve your dreams? How much are you willing to do to just get what you want? Kaya itong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, you have to do anything to achieve. Kung kailangan itong sinaaman, pinapalublob lang sa tubig, maarte pa. Hindi ka pwedeng mangarap ng isang bagay, tapos maarte ka. Ayaw mong maganito, ayaw mong maganyan. Teka muna. Akala mo ba yung mga matatagumpay, yung mga doktor, yung mga abogado, akala mo ba naging ganun lang yan, na walang ginawa? Kumain ng apo yan, tumulay sa alambre. Yun ang kasabihang nagsunog ng kilay. Yung mga kabataan dyan na nag-aaral, magsunog talaga kayo ng kilay. Hindi yung wala kayong ginawa, kundi maglaro ng mga, ano ba pangalan no, Sister Inda, Mobile Legend ba yan? Na binaba na yata dyan.
May nababalitaan pa ako mga anak na humihingi ng pera, nagnanakaw para na makapaglaro ng mga Mobile Legend. Hindi naman kayo mga legend. Ano mapapala nyo dyan? Maraming tao ngayon, lulong sa isabong. Amen ba? Yung mga nag-iisabong dyan, yung mga nakikinig. Oh, nasisira ang buhay sa isabong. Amen ba? Walang panahon sa pamilya, pero may panahon sa sabong, may panahon sa paglalaro. Oh, kaya yung mga anak, nagkakawarde-warde, walang panahon ng magulang. Yung mga anak naman, walang pakundangan sa pinapadala ng magulang na pera galing sa abroad. What are you willing to pay for you to achieve your dream? Naaman was not ready at first. Kasi akala niya, madali lang eh. Eh kung lahat pala ng bagay, madali lang. Madali naman pala maging matagumpay, maging maganda ang buhay. Eh di lahat ng tao maganda ang buhay. Pero hindi, sister, hindi eh. Life was made to be difficult so that only the few who are willing to pay the price can get it. Pwede kong ilagay yun sa aking, ano, sister, ilalagay ko yun sa aking hugot. May hugot na ako, Brother Rati. See? Ganun eh. You have to pay the price. May mga tao, Lord, pagpalain mo naman ako. Gumising alas 11 ng umaga. Tutulog alas 5 ng hapon, alas 6 ng hapon. Paano ko yayaman? Hindi ka naman bundi, ka naman nagkatrabaho. Amen ba? Papatuloy tayo mga kapatid. Mahaba-haba ito mga kapatid. Makinig lang kayo. May pupuntahan tayo dito. Pinalublob siya ng Panginoon sa River Jordan. Kailangan makita ng Diyos yung ating total obedience to the divine word. Kailangan makita ng Panginoon, sumusunod ka talaga. Kasi mayabang si Naaman eh. Tinanong pa niya. Kaya minsan pag nagtatanong ka sa Diyos, minsan offensive sa Diyos yun. Si Naaman, bakit ganon? Ba't sa River Jordan, dumi-dumi dyan? Kadiri. Oh. Mayabang, proud. But when he obeyed God, and Naaman's flesh was restored like the flesh of a little child, and he was cleaned. So pinagpala siya ng Panginoon, Sister Inda, sa kanyang pagsunod. Sinagot ng Panginoon ang kanyang pananampalataya with complete and miraculous healing. Doon lang tayo makakakuha ng kasagutan sa ating mga panalangin pag natutunan natin ang paraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos, Sister Presi, pagsunod. Obedience is the key. Obedience creates your pain. And obedience as well could create your blessings. Yung obedience, yung disobedience rather, disobedience can create your pain. May mga taong hindi nagtatagumpay kasi disobedient, hindi marunong sumunod. May mga bata hindi nagtatagumpay sa buhay, hindi sumusunod sa magulang. Akala ng mga bata ngayon, alam na nila. Sister Jarlene, nakikinig ka baga dyan? Kayo mga bata, mga kapatid, ito mga kapatid, tapat-tapatan na tayo ha. Kayo ay mga bata pa. Bagamat kayo may kaunting karunungan na, pero ang karunungan ng magulang nyo masigit sa inyo. At ang mga magulang nyo, hindi yan magsasalita sa inyo ng hindi maganda. Ang lahat ng sasabihin niyan ay pawang kabutihan. Walang magulang ang nag-isip ng masama sa kanilang anak. Papatuloy tayo mga kapatid. Now, umalis na si Naaman, siya'y magaling na. Pero ito mga kapatid, I like this one. Mga kapatid, magdadaglag lang ako ng konti pang minuto sa ating... Binibigyan ng pera, nung gumaling na si Naaman, binibigyan niya ng pera si Propeta Elisha. Hindi tinanggap ni Propeta Elisha. Hindi tinanggap. Pero itong kanyang tauhang si Gehazi, nagsabi siya na, I will run after Naaman and take something from him. Bakit hindi nasyak si Gehazi? Bakit hindi tinanggap yung maraming pera? Sa isang taong napakarangal, napakayaman, at pinagaling naman si Naaman, so nang natural lang na magbayad.
So sabi ni Gehazi, someone must benefit from that money or from that whatever it is blessing. Hinabol niya si Naaman at kinuha niya yung ibinibigay ni Naaman. Nagbigay si Naaman ng 2 talento. At nagbigay siya ng 2. Binuhat-buhat nila. Ang bigat kasi ng 2 talento na yun, mga kapatid. At masaya naman si Naaman na nagbigay. Now, pagbalik niya, mga kapatid, binigwasan na siya ni Propeta Elisha. Now he went in and stood before the master. Elisha said to him, "Where did you go, Gehazi?" And he said, "Your servant did not go anywhere." He was lying. Then he said to him, "Did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money and to receive clothing, olive groves and vineyard, sheep and oxen?" Stop. "Therefore the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever." Paglabas ni Gehazi, yung keto na nakay Naaman napunta sa kanya. Because he lied. Kaya minsan, mga kapatid, sabi ni Propeta Elisha, "The leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever." Kaya minsan, huwag ka laging hangad ng hangad ng maraming pera. Sister Linda, alam mo yung maraming pera, minsan nakakatakot. May mga tao gusto lagi maraming pera, maraming kwarta. Eh pag ikaw yung maraming kwarta sa atin, eh ano yung mapapala mo? 3 ang mangyayari sa'yo, Sister Linda. Pag marami kang pera, Brother Rocky, example, alam mo tayo marami kang pera, 3 bagay. Una, maraming mangungutang. Maraming mangungutang. Dala na may pera ka. Pangalawa, baka patayin ka nila, kikidnapin ka nila. Nanakawin nila ang pera mo. Kaya mahirap yung maraming blessing na laging all over the place. Amen ba, mga kapatid? Kasi, like this Gehazi, God allowed him to keep the riches, but also, God gave him what Naaman had, the leprosy. Kaya maganda yung simple lang, ang buhay. Palomi-lomi lang si Brother Rocky sa bataas na bayan. Oh, pagka mayabang ka, hindi ka na makapaglomi. Hindi ka, Sister Eva? Pag mayabang ka, hindi mo naman puntahan yung gusto mong puntahan. Marami na mga paparazzi. Kaya mga kapatid, kung kayo yung mga ngarap, yung simple lang. Bagamat maganda rin yung marami kang may pera din, pero yung paghangaran mo yung karamihan ng pera na to the point na may kasama namang kabigatan, wag na lang. Mas maganda na yung simple. Tama itong Sister Presi at si Brother Jaime. Pag nakita mo si Sister Presi, laging katami si Brother Jaime. Parang si Guy at si Pip. Si Sharon at Gabby. Sharon, nandiyo si Gabby. Ganyan. Simple lang. Hindi na yung daming-daming pera at wala namang panahon sa pamilya. Eh, mahirap. Mga kapatid, let's go ahead, mga kapatid, sa 2 Kings chapter 6. Ito naman yung protection ng Panginoon kay Elisha. Na mga kapatid, hindi ko nagkukwento kasi mahaba. So alam na natin ang kwento na itong palakol, ulo ng palakol, ay nahulog sa tubig. Gumagawa sila ng Bible school. Kasi nga, siyempre, propeta na si Elisha. Gusto niya marami siyang follower, gusto niya marami siyang student. So gumagawa sila ng panibagong school, parang tent. Para magkaroon siya ng maraming estudyante. The iron axe. So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees para magawa ng mga school. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. And he cried out and said, "Alas, master, for it was borrowed." Mas mahal kasi yon, Sister Presi. Yung bagay na hiniram mo, sample, lang hiram ka, tas nawala, nasira, mas malaki ang problema. Diga.
Kaya minsan, huwag kayong palagi nabubuhay sa hiram. Kung ang kaldera nyo iisa, dadalawa, hugasan yung isa, gamitin yung isa. Huwag yung magpapahanda ng laking-laking 18th birthday tapos lahat naman ng mga pinggan at kaldero ng kapitbahay sa buong baryo, inahiram mo na. E di kikahirap. Nakukuha niyo mga kapatid, sinasabi ko. Kung ang kaldero mo iisa, dadalawa, ay tama na iyon. Pagkaluto ng isa, hugasan mo, saka ka na uli magluto. Hindi yung dami-dami mo nahiraman. Eh kung nasira nga, kagaya nito, hiniram niya pala yung palakol, eh nasira yung palakol, di mas malaking problema, di ba ka? Kasi magagalit sa iyo ang pinag... ang hiniraman mo. Oh. Kaya ito ang sabi nung aalalay ni Propeta Elisha. This was a big loss. Kasi noon, nung unang panahon, Sister Jeline, yung bakal, hindi pa naman invento. Kaya, mahal pa ang presyo ng bakal na yon. Hindi sa mura. Natakot itong lalaking ito dahil hiniram pa niyo yung palakol. Kaya nung unang panahon, mga kapatid, tayo ay hindi nanghihiram. Kung ang mga damit nyo, iisa, dadalawa. Yung ibang tao, mahilig sa hiram. Makapagmag-aralaan. Pupunta ng bayan, ay nakabago. Palan may hiram. Maganda na yung kahit paulit-ulit, Sister Jeline, hindi mo hinira, meron kang pride sa sarili mo. Diba? Hindi yung gusto lagi nakapostura, ayun naman palang sapatos ay hiram, pantalon ay hiram, damit ay hiram, pamasahe ay hiram, mahirap ang nangihiram, dahil lagi kang under the authority of the lender. O, babalik mo yan, alas 8, balik mo na rito eh. Kaya ganoon din ang mga mangungutang. Lagi kang under the authority of the lender. Now, nung nahulog yung palakol, mga kapatid, itong si Propeta Elisha ay gumamit ng stick. He cut up a stick and throw it in there and made the iron float. Kung titingnan mo, Mami Rosita, walang connection ang patpat at ang palakol. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos, Sister Presi. Walang relevance, pero gagamit ang Diyos ng means. Gagamit ang Panginoon ng medium para magawa ang kanyang himala. Alam nga namang basta na lang niya palutangin dyan. Wala nang, parang masyadong obvious. Diba? Kaya kita mo, nagpadala ang Panginoon ng mga pugo at saka nung mana. Nagpagawa ang Panginoon. Nagpalipad ang Panginoon ng mga pugo, pinilipad kahit na hindi masyadong lalipad ang mataas. Pero pinilipad ang Panginoon ng 2 milyong pugo sa mga Israelita para mahuli naman nila. Amen ba? Gusto ng Diyos, Sister Eva, maging bahagi ka sa kanyang himala. Sabi ni Propeta Elisha sa kanya, pinalutang ng Panginoon yung bakal. Eh, Mami Rosita, paano galulutang ang bakal? Eh, pala ko lang nahulog. Oh. Hindi lulutang ang bakal. Bakal yun eh. Therefore, mananatili siya sa ilalim ng tubig. Pero dahil sa himala ng Diyos, kayang palanguin ng Diyos ang bakal, yung ulo ng palakol. Pero gumamit ang Panginoon ng paraan. Ganon din ang mga Kristiyano. Sister Rinda, pag may sakit kayo, huwag kayong natatakot, huwag yung pray-pray lang. O hindi, dali mo lang yung sa matatanda na iglesia, huwag ka na pumunta ng ospital. Pag-pray mo lang yan, sabi sa Bible, ipag-pray lang. Nung unang panahon, baka wala pang ospital. May mga Kristiyano, ayaw mag... Lagi lang... Mga kapatid, I would like to clear, okay? Maganda na tayo inananalangin, Sister Presti. Naniniwala ako dyan. Sa kapangyarihan ng panalangin. But prayer by its own, on its own, is not always enough. Hindi laging exact, hindi laging sapat na yung panalangin. Gumagamit ang Panginoon ng doktor. Ba't gumawa ang Panginoon ng doktor? Hindi mo pala gagamitin. Ganon din dito kay Propeta Elisha. Gumamit siya ng patpat para iangat yung... Hindi nga niya alam kung nasaan yung ulo ng palakol eh. Basta nilagay lang niya ng patpat sa tubig.
Pero pagkalagay nyo ng patpat, Sister Presi, umangat yung bakal. Pwede naman pangatin ng Panginoon yung bakal kahit walang patpat eh. Pero gumagamit ang Panginoon ng means. Ganon din ang doktor, ang mga abogado, mga dentista, mga experts, gamitin. Nalala mo yung kwento, Sister Linda? Yung isang born again na taga Palanas yata yun, taga Lemery. Sabi niya, na, eh ano na, Sister Presi, yung taga Palanas na yung taga Lemery, ay bumaha sa kanilang tapat. Bahamba na sa bahay. Sabi niya, Lord! Lord! Tulungan niyo po ako! Ay dumating yung mga barangaytano, Sister Presi. Sabi ng barangaytano din, ay kayo sumakay na din eh! Sumakay na ho kayo! Ano pag ang hinihintay ninyo dyan yan? Ay nakatutoy! Ay ako hindi sasakay. Ito kayo nagpe-pray pa sa Lord. Pray ng pray, Mama Rosita. Hindi sumakay! Ay tumaas ang baha. Ngayon itong taga-Palanas na ito, ay namatay! Oh. May kwento, Sister Presi. Bagay may unofficial, pero maaaring relevant. Pagdating daw sa langit, Sister Presi, sabi ba ng taga-Palanas, eh, bagay naman, Panginoon, ako hinayaan mo mamatay. Hindi ako nagpe-pray sa iyo. Sabi ko sa iyo, Panginoon, tulungan mo ako. Bagay ako hindi mo tinulungan. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ay, tutoy, ako yung nagpadala ng barangay Tanod. Pinadalang kita ng barangay Tanod, eh hindi ka naman sumakay sa speedboat, eh di ka ikipatay. Mga kapatid, yan ay katotohanan. Huwag ninyong, kasi may mga tao, Sister Eva, masyadong hyper yung kanilang faith. Parang isang anghel na lumilipad, pagpupunta ng church, hindi nasakay ng jeep. Dumarating sa kanilang pakpak, pagdating ng church, anghel. Mga kapatid, tayo tao lang, ha? Ikaw ay nasa katawang lupa, Sister Presi. Wala kang magical power na parang may lumalabas na kapangyarihan diyan. Panalangin is okay, but on its own, not always enough. Kailangan gagamit ang Panginoon ng means para maging bahagi ka ng kanyang himala. Amen ba? Lahat ng himala, Sister Eva, ng Panginoon, gusto niya maging bahagi ka. Gusto niya maging participant ka ng kanyang miracle. In fact, sinabi pa nga ni Elisha, oh, psst, boy, kuhanin mo yung ulo ng palakol. Kinuha ng lalaki yung palakol na umutlaw, na bumalik sa tubig. Gusto ng Panginoon, Sister Presi, na maging bahagi ka ng kanyang himala. Ayaw niya na maging parang receiver ka lang. Na para ka lang pupunta ng ATM, 1, 2, 3, 4 ang ATM, mas lalabas na yung pera, hindi. Sabi ng Panginoon, trabaho ka. Sabi ng Panginoon, gusto maging bahagi ka ng himala niya. Yung babaeng inaagasan, pwede naman yung pagalingin yun, ha? Pero hindi eh. Yung babaeng inaagasan ng 12 taon, she was hoping, clinging to the clothes of Jesus hanggang mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Lahat ng pagpapala at himala ng Diyos, gusto ng Panginoon maging bahagi ka. Amen. Magpapatuloy tayo, mga kapatid. Now, ito maganda ito, mga kapatid. Dumating yung mga kalaban para lupigin ang mga Syrians sina propeta Elisha. And the man of God sent to the king of Israel, will you not show me which of us is for the king of Israel? So akala nung hari ng Syria, may isang traidor sa kanyang tropa na nagsasabi sa kalaban kung ano ang gagawin ng mga taga-Syrian. So mga kapatid, lalampas tayo doon. Verse 14 to 17. Alas, my master, sabi ng tao ni Propeta Elisha, what shall we do? Marami ng mga kabayo at mga chariots ang nakapaligod sa atin dito. But look at this, O Prophet Elisha said, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. What a faith. Isang malaking pananampalataya, mga kapatid. Ang sinabi ni
Propeta Elisha. Maaaring hindi ka panipaniwala, Mami Rosita, kasi ang dami, napapaligiran na sila ng mga kabayo at mga kalaban. Pero in the eyes of faith of Prophet Elisha, see what he was saying, mga kapatid, that there are more with them, more than those who are against them. Mas marami yung kakampi ni Propeta Elisha kaysa sa mga kalaban. And then, Propeta Elisha prayed, Lord, please, please, I pray, open his eyes that he may see. You see, Sister Inda, there are times na yung pananampalataya mo will not always be the same as other people. Yung nakikita mo, Ate Eva, sa iyong spiritual senses, sa iyong spiritual eyes, may not always be the same as what other can see. And this is what the reason why Prophet Elisha prayed to God to open his servant's eyes of the young man. Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. So nung makita ng lalaki yung alipin ni Propeta Elisha, yung mga anghel, yung mga kakampi nila na nasa mga bundok, na nasa mga kabayo, nasa mga karuwahe, nakita ng lalaking ito, na alipin ni Propeta Elisha, na totoo nga yung sinasabi ni Propeta Elisha, na mas marami sila kaysa sa mga kalaban nila. You see, mga kapatid, when you walk in faith, there are times that you will be afraid. There will be times that you will be scared in life. There will be times that your faith will be challenged. But always see in the eyes of faith that greater is he that is in you than he that is in the world. Lagi mong tatandaan na mas marami ang kakampi mo kaysa sa mga kalaban mo. Sapagkat kapag kakampi mo ang Panginoon, sino? Sabi ng salita ng Diyos, Sister Inda. If God is for you, who can be against you? Pag may ganyan kang pananampalataya, Sister Presi, darating ang problema, but just like the man who built his house upon the rock, he also suffered the same turbulence, the same storm, the same flood, the same typhoon, but because this man built his house upon the rock, upon the word of God, despite of the storm, despite of the flood, he was not shaken. His house remained standing. Amen, mga kapatid? Ito yung pananampalataya nila, mga kapatid. Mga kapatid, I will be, mga 10 minutes na lang, mga kapatid, okay lang po sa inyo. Tatapusin ko na ito para tapusan tayo. Napakaganda nito, mga kapatid, ng ating, kaya kanina kay Pastora, nakikinig din ako sa kanya. Napakaganda ng mga turo din kanina. And then, mga kapatid, ito na yung verse 24 to 29. Ito na yung pagsakop sa Samaria. And as we all know, Sister Inda, Samaria is part of Israel. Okay? So, para magkaroon tayo ng ganung platform, Samaria was part of Israel, and the king of Syria, Ben-Hadad, gathered all his army and besieged Syria. So, sinakop nila, kinubkob nila ang Syria. And there was a great famine. And indeed, they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver and 1/4 of cup of dub, or yung droppings, for 5 shekels of silver. Sometimes, alam mo, Sister Ronalyn, di ba natatandaan mo kanina, itong si Propeta Naaman, Sister Inda, Syrian siya, di ba? Pinagaling na siya ni Naaman, di ba? Ba ni Propeta Elisha? Okay? So, pakinggan niyo itong mga kapatid, itong senaryo na to. So, ginawa na ng mabuti ni Propeta Elisha si Naaman na isang Syrian. But look at what the Syrian did. In return to the goodness of Prophet Elisha.
Anong itinuturo sa atin ito, Sister Jerlyn? At mga kapatid, ito ay, hindi ko alam, pero ito nasabi sa akin ito ni Bishop. At hindi ko sinasabing lahat ng mga Syrian ay masasama. Meron din siguro. Pero ito sinabi sa akin ito ni Bishop. Hindi ko alam kung nandiyan si Bishop. Siguro nung bata pa ako. Sabi niya nagsasaldi siya. Sabi niya, Teba, ito daw mga Syrian at saka mga Sudan, pag mabuti lang yan kapag gumagawa ka ng mabuti sa kanila. But the moment na wala na silang aasahan sa'yo, they will do bad thing against you despite of what you did to them. At totoo yan sa buhay natin, Sister Inda. Kahit anong bait mo na sa kapwa mo, kahit anong ganda ng nagawa mo, Sister Inda Edna, may mga taong ganyan, mababait talaga tayo, lalo na pag Kristiyano ka, di ba? But there are times that despite of the good works, despite of good actions you have done to them, to other people, but in return, they will repay you bad things. Gagawa sila ng masama against you. At ito nangyari. Maganda na nga yung ginawa ni Propeta Naaman, ni Propeta Elijah kay Naaman, pero itong si Ben-Hadad, nahali ng Syria, gumanti pa rin siya ng masama sa Samarian, sa mga Israelita. Now, nandun na tayo sa stage na yon. Ang ginawa nila si Trinda, naging intense yung pagsakop, yung pagkupkob ng mga Syrian sa Samaria. Ang ginawa ng mga Syrian, matalino, magaling sila eh. Pinalibutan nila ang buong city ng Samaria. Kanilang in-stop yung mga tubo, mga tubig, at Eva, na nagbibigay ng tubig sa Samaria, in-stop nila, tinambaka nila ng maraming lupa. Para walang tubig, walang business, na lalabas at papasok sa syudad na yon, and eventually, starve the people. Para sumuko sila sa Syrian. So there was a great famine in Samaria. So ito yung nangyari, mga kapatid. The famine was so bad na kahit yung ulo ng donkey at saka yung ipot ng mga kalapate, sobrang mahal. Ganong katindi, mga kapatid. Ang tagira. Na tamang mga mayayaman lamang ang nakakabili. Pero yung mga ipot ng mga kalapate, pati yung mga nanay, kinakain na nila ang mga anak nila. Sagutom nila. Now, mga kapatid, I would bring you and let us read, mga kapatid, in Deuteronomy 28, verse 52 to 53. Ito ay sumpa, mga kapatid. Sister Presi, Deuteronomy 28, verse 52 to 53. And I will read. They shall besiege you. This is the curse of disobedience. Alam natin, Deuteronomy 28, verse 1 to 14, is about the blessings. If you obey and hearken to the voice of the Lord your God, all these blessings shall come and overtake you. So this is Deuteronomy 28, verse 1 to 14. But on verse 15 up to the end of the 55 verse, those are curses, Sister Inda. Now, Brother Jaime, in verse 52 to 53, it says, they shall besiege you at all your gates until your high and fortified walls in which you trust. Kasi noong unang panahon, Mami Rosita, yung mga sundalo at mga tao nagtitiwala sa tibay at lakas ng kanilang mga pader na hindi sila kayang pasukin ng kalaban. Now, will come down throughout all your land and they shall besiege you, sasakupin nila kayo, at all your gates throughout your land which the Lord your God has given you. Now, at Eva, look at this. The curse. You shall eat the fruit of your own body. You shall eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and your daughters whom the Lord your God has given you. In the siege and desperate straits in which your enemy shall distress you. So yung nangyayari, mga kapatid, Sister Presi, what's happening to Samaria was the curse that Jesus gave to Moses in Deuteronomy 28, verse 52 to 53. Sumpa. Because of disobedience. Hindi sumunod yung mga Israelita eh. Because the Israelites rejected God.
and abandoned the covenant He made with them. Kaya mga kapatid, ang paghihirap, minsan, sa ating hindi pagsunod sa Diyos. Yun mga kapatid ang nangyayari. Kaya pag hindi tayo nasunod sa Panginoon, mga kapatid, nakakatakot. Bakit tayo hindi susunod sa Diyos? Ito ang nangyari sa kanila. Last verse mga kapatid, konti na lang. Diba okay lang sa inyo konti? Total, magpe-Facebook na rin. Magpe-Facebook din lang naman kayo dyan. Sister Presyo, okay lang kayo dyan? Wala na si Brother Jaime. Nagto-toilet ba? Patalasas muna tayo. Sister Michi, ayan. Sister Michi, ang ganda ng background. Sister Angel Pisiga, nakita ko yung iyong Facebook sa Karatagan ba yun? Maganda sa Karatagan, Sister Eva. Sana makarating din tayo dyan. Now, 2 Kings chapter 7. Grabe, grabe yung nangyari dito. 2 Kings chapter 7. Again, hindi ko na sasabihin ang lahat ng istorya kasi alam na natin, nabasa na natin. Doon sa gitna ng kagutuman na ito, Sister Angel Pisigan, meron pa rin pangako ang Panginoon. You see, ganun kabuti ang Panginoon, Sister Tweety. Sa gitna ng ating, sabihin na natin katigasan ng ulo. Parang tayo, di ba, mga kapatid, yung mga anak, Sister Jerlyn and Sister Jerlyn. Sister Jerlyn, bakit ka nag-ano ng video mo? Yan. Sister Jerlyn, makinig ka lagi. Alam mo minsan, Sister Jerlyn, kayo mga anak, ha? Ito, mga kapatid, real talk tayo, ha? Real talk. Kahit nagalit sa inyo ang inyong mga mommy at daddy nyo, sa inyo, kahit na gusto kayong sakalin at gusto kayong tirisin na para kayong mga kuto, pero tatandaan ninyo, mga anak, mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. Ganon din tayo mga anak ng Diyos. Kahit na minsan matigas ang ulo natin, Sister Eva, minsan gusto na tayong patayin ng Panginoon. Di ba? Yung mga Israelita na to, gusto na patayin ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ano, patayin na mga lahat yan. Ibuka na ang lupa para mamatay sila dyan. Gagawa ako ng panibagong tao para ikaw ang magiging leader nila. Di ba? Di ba? Sinusumpa na sila ng Panginoon. Yung mga masakit, matitigas ang ulo eh. Pero doon sa gitna ng katigasan ng ulo nila, Sister Inda, nandoon pa rin ang salita ng Diyos. Look at what he says. Anong sabi dito mga kapatid? Dali na po mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon dito, Then Elisha said, Hear the word of the Lord. You see? Nandoon pa rin ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Jerlyn, kahit na masakit, masakit na ang ulo ko sa iyo, masakit na ang aking lalamunan sa iyo, pero pakinggan mo anak ang sasabihin ko sa iyo, mahal na mahal kita. Ganon. Sabi ni Elisha, propeta ng Diyos, Hear the word of the Lord. Thus says the Lord, Tomorrow, about this time, a sea of fine flour shall be sold for a shekel and a 2 sheaves of barley for a shekel at the gate of Samaria. So nandoon pa rin, hear the word of the Lord, Sister Inda. Bagamat yung hari ng Israel ay sinisisi niya ang Diyos sa mga kalamidad na nangyari, kasi minsan ang mga bata, ganun. Ang sisisihin pa yung magulang, kaya naman hindi ako nakaano, ganito eh. Kaya hindi ako nakapag-aral kasi hindi ako pinag-aral eh. Eh di maghanap ka ng paraan kung hindi kaya na magulang mo, pwede ka naman maging working student. Ganon dito yung hari ng Israel. Sinisi niya ang Diyos sa mga kalabidad na nangyari sa kanila. Bagamat galit ang Diyos sa kanila, Sister Inda, God had a word for them. And it was a good word. Nagkaroon ng promise ng pangako ang Panginoon na sa loob ng 24 hours, Sister Inda, there will be a turnover of the economic event. Magkakaroon ng reversal of the curse. Magkakaroon ng kasaganaan sa gitna ng kagutuman. Kaya ako naniniwala, mga kapatid, yung mga may mga problema, may mga sakit, may mga alalahanin, but God is telling you right now that God can change. God can give you the answer that you need. Kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Amen ba? Kayang baguhin ng Panginoon ang lahat ng bagay na akala mong walang pag-asa,
Akala mo wala nang paraan, akala mo wala nang solusyon sa iyong mga dalahin, pero walang imposible sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Nagkaroon ng reversal. Look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? Yung officer ng hari, king's officer, doubted. Nagkaroon siya ng doubt. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan sa prophecy ni Propeta Elisha. Nagduda siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi niya, kung gagawa ang Panginoon ng, kahit gumawa ang Panginoon ng bintana sa langit, pero wala eh. Hindi mangyayari ito eh. Hindi, walang possibility na mangyayari yung sinasabi mo, Propeta Elisha. But he had no idea, Sister Linda. He had no idea that God's ways is not based on what we think. Yung provision ng Panginoon ay hindi laging base o hindi laging in according to your plan. Yung lagi mong inaasahan, hindi laging gagamit ang, hindi laging doon gagukuha ang Panginoon. Hindi laging yun ang paraan ng Diyos. May ibang paraan ng Diyos. Ang alam natin, Sister Linda, A, B, C, D, E, F, G. Pero ang Panginoon, maraming combination. Amen ba, mga kapatid? Stop. Maraming combination. Tignan mo ang loto. Ilang number lang ang loto? Minsan, 18 lang eh. Pero pag pinag-mix-mix mo yan, mga kapatid, tingnan natin ang loto. How many combination is the loto? Sino tumatay ng loto dyan? Sabihin nyo sa akin, how many numbers combined in loto? Hindi ako natay ng loto kaya hindi ko alam. 1 to 59. According to Google, pick 6 numbers from 1 to 59. Pero ilang numbers 'yon, mga kapatid? Ilan ang nalabas doon sa numbers na 'yon? How many numbers combined in loto? Sister Linda, look at this. Yung 1 to 59 na loto, hindi ko alam, hindi ako natay sa loto, according to Google, but pinagpag-combine-combine mo lahat yung number na yon up to the last number na combine, kailangan kang bumili ng number na 292,201,338. Ganoon kadami. Tao yan, ha? Pero Sister Eva, we're talking about God. His knowledge, his capacity, his power is beyond limit. God can make a way, Sister Inda, where there seems to be no way. Kayang gumawa ang Panginoon ng isang paraan na kahit alam mong hindi pwede, pero sa Panginoon, is there anything too hard for him? Sabi ng Panginoon kay Sarah, sabi ni Sarah, Panginoon, matanda na ako. Yung aking ang asawa kong si Abraham, impotent na. O, mga kapatid, huwag kayo magagalit sa akin, diretsahan na tayo. Matanda na si Abraham eh. 90 years old? Hello? No way. Kaya sabi ng Panginoon kay Sarah, is there anything too difficult for me? Kaya sa Panginoon, Sister Inda, walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Bagamat nagduda itong haring, itong officer na ito, mga kapatid, pero yung kawalan natin, yung kawalan ng paniniwala nung officer na ito sa Panginoon, hindi hadlang sa Diyos para gawin niya ang kanyang gustong gawin. Kahit magduda pa mga kaibigan nyo, ang mga BFF nyo sa inyo, pero kung gusto kang pagpalain ng Diyos, Sister Inda, wala silang magagawa. Amen ba mga kapatid? Now, he doubted the messenger of God. Nagduda rin itong officer na ito sa kay Propeta Elisha. Sinabi na ni Propeta Elisha eh. You see mga kapatid, Sister Linda, tandaan nyo ito. You only enjoy things that you say yes to. You only enjoy things, you only receive the blessings from God where you have given your faith, where you have believed. Sabi ng Panginoon, if you believe, kaya mong palipatin ang
puno sa dagat at ang dagat sa puno. Believing matters. Importante ang paniniwala sa Diyos. Pag hindi ka naniwala sa Diyos, kagaya nitong sumpa na ito ni Propeta Elijah sa officer na ito. Sabi ni Propeta Elijah sa kanya, "You shall see it with your eyes, but you shall not eat of it." Pag yung isang tao'y nawala na ng paniniwala sa Diyos, makikita na lang nila. Pinagpala ka ng Diyos, pero hindi sila pagpapalain ng Panginoon. Unbelievers do not really enjoy the things of this life. Kaya importante yon, Sister Inday. Yung sabi ng Panginoon na John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him." Believing matters. Importante paniniwala. Hindi lang yung, ay, maniniwala ako na ganito. Anong paniniwalaan mo? Do you believe that Jesus Christ died on the cross? And He gave His life for you? And He's going to give you eternal life? That is a believing. Kasi kung sa sarili mo, Sister Inda, kung sa ginagawa mo, ang babasihan ng Panginoon para maligtas ka, hindi ka papasa. Mami Rosita, pag tumingin ang Diyos, right or wrong, sa ginagawa mo, Mami Rosita, bagsak ka. Pupunta ka sa impyerno. Sister Edna, pag tinignan ng Panginoon ang ginagawa mo, bagsak tayo. Pag tinignan ng Panginoon ang ginagawa ko, bagsak ako. But the John 3:16 confirms, "But do you believe that Jesus died on the cross, He gave His life for you, that whether you believe it or not," sabi ng Panginoon, kung maniniwala ka sa Kanya na namatay siya sa krus, na binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, kaya ng Panginoon ibigay sa iyo ang kaligtasan na gusto mo. Kung maniniwala ka lang sa Kanya, kung naniniwala ka na babaguhin ka ng Panginoon, yun ang believing. Kaya importante ang paniniwala. Kaya mga kapatid, look at this. Tapos na ako. Nung sinabi si Stainda ng Panginoon, babalikan natin ang Genesis, Stainda. And I will finish this. When God approached Adam and Eve, Mami Rosita, sabi ng Panginoon, "Oh, kinain nyo ba yung puno, yung bunga sa gitna ng halamanan na hindi ko pinapakain sa inyo?" Nagsisihan na sila, di ba? Adam, sinabi si Eva, si Eva ang ahas. So, alam natin ang kwento. Ang sabi nito, Sister Inda, is this. Hindi nawala yung paniniwala nila sa Diyos, Sister Inda. Mas pinaniwalaan nila yung ahas, di ba? Nakuha mo, Sister Inda. Nasaktan ng Diyos sa kanila eh. Kasi mas pinaniwalaan nila yung ahas kaysa sa Diyos. Yung paniniwala, that was one of the biggest mistakes. The first mistake of Adam and Eve was disbelief. Hindi na sila naniwala sa Diyos. Nawalan sila ng tiwala sa Diyos. Therefore, in John 3:16, there was a correlation between the book of Genesis and John 3:16. When God said, "For God so loved the world that despite you could make mistakes, you made sins," marami kayong kasalanan, pero sabi ng Panginoon, "that I have given my own Son, that whosoever believes in me," again, sabi ng Panginoon, kung maniniwala uli kayo sa akin, kaya ko kayong ibalik sa paraiso. At mga kapatid, mahabang theology yan, but ito sinasabi ko mga kapatid, that unbelievers do not really enjoy the things in life because of their disbelief. Ang mga tao nagtatagumpay sa buhay, yung mga tao naniniwala sa Diyos. Now, konti lang mga kapatid, konting-konti na lang. Ito yung apat na may mga ketong, di ba? Sabi nito mga kapatid, may mga may apat na ketong. And this, itong apat na may ketong na to, Ate Eva, they were staying in the entrance of the gate because they were not welcome in the city. Alam natin yan, the book of Leviticus, Sister Edna, sa book of Leviticus, lahat ng mga may ketong, yan ay outcast. Inilalabas yan sa, kumbaga may quarantine. Kumbaga sa atin ngayon. Itong mga may ketong na ito, yung kondisyon nila ay naging dahilan para sila ay pandirian ng tao. Ito, Sister Inda, sasabihin ko sa'yo. May mga Jewish legends or unfounded Jewish traditions which says that these four leprous people were actually Gehazi. Yung alipin ni Propeta
Elisha kanina na kumuha ng pera kay Naaman. Tatandaan mo, pinalipat ng Panginoon sa kanya yung ketong na kay Naaman. Ang sabi ni Propeta Elisha, ikaw ay magkakaketong at ang iyong mga salit-saling lahi. So lahat ng mga naging anak, apo at apo sa tuhod ni Gehazi, lahat sila nagkaketong. So according to unfounded, unofficially, but there are many experts believe na itong mga may ketong na ito na nasa labas ng Samaria ay sina Gehazi. Yeah? They said, why are we sitting here until we die? Now, may mga question na naman dito. May mga tao ang tamad-tamad, gustong magtagumpay, gustong yumaman. Pero ayaw naman magtrabaho. Ayaw naman kumilos, puro batuga, nalalaki ng tiyan. Naghihintay lang ng padala. Katotohanan ba itong sinasabi ko o hindi? Kaya itong sabot pa itong mga may ketong na to. Why are we sitting here until we die? Kasi may ketong naman sila eh. Tama, sabi nila si Trinda. Mamamatay din lang tayo. Gutom pa. Eh kung tayo pupunta doon sa kampo ng kalaban natin, hihingi tayo ng pagkain, dalawang pwede mangyari. Pwede nila tayong patayin, mamamatay din lang tayo, papatayin nila tayo, pareho lang. Eh paano kung maawa sila sa atin? Diba? Paano kung maawa sila sa atin at bigat tayo ng pagkain? Hindi kumain pa tayo, mas malaki ang bentahe. Kung lalakad tayo, hihingi tayo ng tulong. So ito nangyari mga kapatid, alam na natin ang kwento niya, hindi natin uulitin. Now, while they approach the camp of the Syrian, yung yabag nila, sister Inda, yung yabag ng apat na mga may ketong, minultiply ng Panginoon, Mami Rosita, minultiply, pinadami ng Panginoon, yung yabag nilang mahina, pinatunog ng Panginoon na parang tunog ng mga kabayo at tunog ng mga karwahe. Amen ba mga kapatid? Yung pag-approach ng mga lepers na ito sa kampo ng mga Syrians, yun ang ginamit ng Diyos para matakot ang mga kalaban ng mga taga-Syrian. At ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, natatandaan nyo kanina, napapalibutan si Propeta Elisha ng mga kabayo at mga karwahe. At itong alipin ni Propeta Elisha, hindi niya nakikita yung mga kampi ng Diyos. Yung mga kampi ni Propeta Elisha, di ba? Sabi ni Propeta Elisha, oh, hindi mo nakikita. Ang dami-dami natin. O, nasa bundok, nagtatago sila. Ayan o, yung mga kampi natin. Ang dami-dami nila. Yan kalaban natin yan. Wala yan. Sabi nung alipin ni Propeta Elisha, saan? Hindi ko man nakikita. Kasi, ang titingnan niya, naked eye. Kaya sabi ni Propeta Elisha, Panginoon, buksan mo itong mata ng lalaki ito. Pakita mo sa kanya yung mga anghel na mga kakampi namin. Nung binuksan nga Sister Edna ng Panginoon yung mata ng lalaki, nakita ng servant ni Propeta Elisha, marami nga silang kakampi. Now, the same God who struck one army, kasi pinatay ng Panginoon yung mga sundalo eh, noong pinaligiran nila si Propeta Elisha eh. Bagamat yung pumatay doon, Sister Edna, sa mga Syrian army habang pinapaliguran nila si Propeta Elisha, is the same God who multiplied the stumps, the feet, the footprints of the leprous, the same God. They heard things that were not there. Kanina, nakita ni Propeta Elisha yung mga kakampi, yung mga anghel ng Diyos, bagamat wala talaga doon physically, but spiritually, they were there. Now, the same God, Mami Rosita, multiplied the army and struck, pinatay ulit yung mga sundalo ng mga Syria, at narinig nila yung mga yabag na wala naman doon. So, mga kapatid, gumagawa ang Panginoon ng mga himala. Na bagamat hindi mo nakikita, Sister Geraldine, but God is working behind the scene. May mga ginagawa, Sister Edna, ang Panginoon na hindi mo palaging makikita.
And God has the prerogative to conceal things. Hindi lagi sasabihin sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, ano ang ginagawa ng Diyos. Kasi pag sinabi ng Diyos, Israel, na palagi sa iyo ang gagawin ng Panginoon, baka mawalan ka ng kalooban, manghina ka. Panginoon, salamat po, nakarating ako ng Israel. Pero sinabi ba ng Panginoon, Sister Edna na, oh, Edna, pagdating mo sa Israel, ha, dadaan ka sa kuweba ng mga leon. Dadaan ka, matatakot ka. Eh kung sa Pilipinas pa lang, sinabi na ng Panginoon sa iyo, matatakot ka, baka hindi ka na tumuloy sa Israel. Nakukuha mo, Sister Edna? Kaya hindi sinasabi ng Panginoon palagi ang totality ng travel, ng journey. Kung sinabi ng Panginoon sa Israel na, oh, Israelite, meron akong promised land, ha? Maganda yon. Binubukulan ng pulot at ng pulot at gatas, gatas at pulot. Milk and honey. Pero, hindi sinabi ng Panginoon sa kanila na, you will be traveling for 40 years. Kasi kung sinabi ng Panginoon, Sister Edna, hindi na sila tutuloy. Kaya minsan, itinatago ng Diyos. God will hide the process because He wants you to focus on the promise. Oh, ang ganda ng hugot ko. Lalagay kayo sa aking book. God will hide the process because He wants you to enjoy the promise. Amen ba? Kung sinabi ng Panginoon, Sister Jerlyn, sa akin na bago ka maging abogado, marami kang bagsak, marami kang gastos, marami sakit sa ulo, ay di na lang. Mahihirapan ako kasi may mga tao ay mahirapan. Pero gusto na maganda. Pero hindi. Hindi sinabi sa akin ng Panginoon na ganun. Nahirapan ako, marami akong bagsak, nag-struggle ako, pero at the end of the day, straight na, tapos na yun. Ngayon, abogado na ako. Pag pumunta ba ako ng korte, sasabihin man nandyan sa akin, oh, marami ka bang bagsak? Wala. Hindi na tatanungin yun. Ang titingnan dyan, magaling ka ba? Amen ba? Kaya si doktora, nandiyan si doktora, ano ba dyan? Pisigan? Eh, doktora, pisigan, go, go, go. At sa iba pa magiging doktor dyan, mga kapatid, magiging abogado dyan, magiging teacher, magiging nurse, scientist, whatever it is, mga politician, mga kapatid, always aspire to become the great. Make your mommy proud, make your daddy proud, make our Lord God proud of you. Amen ba, mga kapatid? Now, konti na lang, mga kapatid, konti na lang, mga kapatid. Ito sinasabi ko kanina. After enjoying it all, the lepers realized their responsibility. Kayo naman, pag pinagpala kayo ng Diyos, yumaman kayo, huwag naman kayo na lang ang mayayaman. Yung magulang nyo, naghihirap, Sister Jarlene. Ano bagang course na gusto mo, Sister Jarlene? Gusto mo rin ang boss of Sister Jarlene? Anong magiging ano ka? Chemical engineer po. Chemical engineer. Okay. Sister Jarlene, pag ikaw ay naging chemical engineer na, Sister Jarlene, lumapit-lapit ka sa camera, Sister Jarlene. Pag ikaw ay naging chemical engineer na, itong tatandaan mo, at yung mga bata, yung mga nag-aaral pa ngayon, huwag agad kayong hanap ng hanap na mag-aasawa kayo. Kabata-bata nyo pa, mag-aasawa na kayo agad. Hanap nyo agad yung magpapamilya kayo. Bago kayo magpamilya, mga kapatid ko, at ito mga kapatid, ginawa ko sa aking mga magulang, hindi ko ito sinasabi lamang para kayo i-encourage. Bago ako mga kapatid, at kahit may asawa na ako, hindi ko nakakalimutan ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid. Sister Jerly, pag ikaw yung mami bilang chemical engineer, ibili mo muna ng kotse ang mami mo, ipagawa ang bahay. Mami, tayo ay maghahada-hada, tayo ay magsha-shopping. No, pag nag-shopping, ikaw ang magbabayad, hindi yung anak, para masakit yata ang aking, ano, masakit yata ang aking, amen ba? Ganon ang mga anak, nagiging pagpapala sa kanilang mga magulang. At kahit kayo may mga asawa na, huwag yung ang asawa ninyo ang inyong susundin na huwag nang suportahan ng inyong mga magulang. Amen ba? Sasabihin mo sa asawa mo, asawa ko, mahal kita. Pero kung mahal mo ako, mahal mo din ang mga mahal ko. Ito ang ginawa, Sister Eva. After enjoying it all, the lepers realized the responsibility. Yung mga may ketong, nakakain na sila, pero alam nila, kawawa naman yung mga ibang walang makain, taghirap na. Baka pwede man natin sabihin sa kanila, i-share sa kanila mga blessing natin. Ganon din kayo. Mag-share kayo ng mga blessing. E di pagka namatay kayo, maraming pipila sa inyo, maraming makikilibing sa inyo dahil mabuti ang inyong ginawa. Ang mga madadamot, mga kapatid, walang nakikiramay.
Kaya malalaman mo, ang tao madamot, dadalaw ang, pag namatay, dadalaw-dalawang tao ang naglalakad sa libing. Wala man lang nalakad. E pagka ikaw, kinuha na ng Panginoon, Sister Gerline, patagal pa naman yon. Dahil mabuti kang tao sa ginawa mo sa kapwa mo, marami makikiramay magmamahal sa iyo. Minsan kasi ganun eh. Tinanggap nila, sabi ng mga lepers, we're not doing it right. Come, let us go and tell. Ganon din ang Panginoon mga kapatid. Nakakilala kayo sa gawain ng Panginoon? Nakakilala kayo sa Panginoon? Let us go and tell the world that Jesus loves them. Kayo din, magsalita kayo. Amen ba? Huwag lang yung nakalagay sa Facebook nyo, puro manggalit sa kapitbahay. Galit sa mga ganito. Ba't di mo sabihin sa kanila, mahal kayo ng Panginoon. Amen ba? Jesus loves you. Now, last but not the least, mga kapatid. The Bible said, they enjoyed the feast first. You see, you cannot share the good news about Jesus Christ unless we ourselves are enjoying it. Hindi mo pwedeng i-share ang hindi ka pwedeng mag-share na ano eh. Alam mo yung kaya ako, masayang-masaya ako mag-share sa inyo mga kapatid. Bakit? Kasi I'm enjoying it, the blessings of God. Masaya ako kung nasaan ako ngayon. Masaya ako dahil una, Ate Eva, ginagamit ako ng Panginoon sa pagtuturo. Pangalawa, abogado ako. Malaki ang sweldo ko. Nakakatulong ako sa mga magulang ko. Nakakatulong ako sa church. Nakakatulong ako sa mga kababayan natin. I'm happy where I am. And that's the reason why I'm enjoying it and I'm also sharing it with you. Gusto ko rin na ma-enjoy nyo rin ang magandang buhay. Hindi kasi pwede yung mahirap kasi mag-share Sister Inda ng isang bagay tapos ikaw hindi ka naman nasarapan, hindi ka happy, hindi ka satisfied. Diba? Diba pagka masarap, sample may pinuntahan kang isang restaurant. Ah, naku, alam mo kapatid, pag pumunta ka ng Batangas City, pumunta ka ng Wanam. Yung Wanam, ay ang sarap! Maliit na restaurant dyan. Walang branch. Maliit, talagang mainit, walang aircon. Pero pag pumunta ka, masarap. Talagang lahat na pinupunta ko, ay, may, pag, baby, alam mo, pagka umuwi tayo sa Batangas, dadaling kita sa Wanam. Ika bata-bata pa namin, siguro grade 1 pa lang ako. Wanam na yan eh. Hanggang ngayon, Wanam pa rin. Masarap eh. Isinishare ko, masarap talaga. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos si Gerline. Yung pagmamahal ng Diyos, yung blessing na nare-receive natin, whatever it is, you must enjoy it first so that you are able to share it with others. Ako, happy ako sa kung nasan man ako ngayon, I'm happy. Kaya, isinishare ko sa inyo, I'm encouraging you mga kapatid. Kapag na-please mo ang Panginoon, kapag ginagawa mo ang gusto ng Panginoon, walang hindi gagawin ng Diyos sa iyo eh. Hindi pwedeng magkabula itong sinasabi ng Panginoon, Sister Inda, na if you hearken, if you hear, if you obey the voice of the Lord your God, all these blessings shall come and overtake you. Hindi pwedeng mali yun eh. Tama yun eh. Pwede ba magsabi ang Diyos na isang bagay, tas mali? Hindi. Lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, my word shall not return void. Lahat ng bagay, mga kapatid. Totoo yan. Kaya kayo mga anak, mga kapatid, sumunod kayo sa inyong mga magulang, lalo na't mahal, lalo na't yung mga magulang nyo ay maka-Diyos. Sundin nyo sila. Magbasa kayo ng Bible, mag-pray together. Yung mga magulang, bago matulog, Sister Gerline, bago kayo matulog, mag-holding hands kayo ni Sister Inda. May kapatid ka pa dyan, di ba? Sister Gerline, may kasama ka pang kapatid dyan? Wala na po. Dadalwa na lang kayo ng mami mo? Papo, ang papa po. Oh, ganito yan, Sister Gerline. Wag mong i-mic. Yan, Sister Gerline. Bago ka matulog, Sister Gerline, ganito ang style. Papa, mama, mag-pray na po tayo. Hawakan mo ang kamay ng papa mo. Papa, next week, gusto ko pong kasama ko kayo ni mama dito sa Bible study natin.
A family, Sister Jerlyn, a family that prays together. And a couple that prays together. Yung mga mag-asawa, Sister Inda. Oh, sweetheart, halika na. Bago tayo matulog, tayo mag-pray muna ni Jerlyn. Tayong tatlo. Ganda, Sister Eva, Sister Brother Rocky, Sister Binilda, Sister Eileen Ugayan, yung mga anak mo, asawa mo, manalangin kayo mga kapatid. Importante ang panalangin sa pamilya. Bakit? Sa panalangin, nagsisimula ang pagsunod sa Diyos. Yung prayer, Sister Eva, will lead you one thing to another. Pag lagi kayo nananalangin, nagkakaisa kayo sa panalangin, nandoon ang banal espiritu na lulukob sa inyo. Lahat kayo magkakaroon kayo ng one mind. And Jesus will become the center of your family. Pag si Jesus na naging sentro ng inyong pamilya, lahat kayo magkakaisa kayo, magmamahalan kayo, lahat kayo susunod sa batas ng Diyos, at pag sumunod na kayo sa batas ng Panginoon, obedience. When obedience comes, reward and blessing follows. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Sorry, mga kapatid, sa haba. Pero I hope na kayo ay may natutunan sa buhay ni Naaman, sa buhay ni Propeta Elisha, at sa buhay nito mga taga-Sirian. God bless you all, mga kapatid.